So guys, God bless us all po. Siyensya na po, ito po yung napusuan kong gamiting filter eh. Galing po talaga ng platform na to. So guys, season 22 na nga po to. Mabilis lang po to matatapos guys. Mga packs lang po to about dun po sa tormented place na talagang pupuntahan po ng lahat ng taong sumuway at lumabag sa motivation ng ating dakilang Panginoon, ng ating Creator. God bless us all po ulit guys. To God be the glory po. Loobin po nawa ng Panginoon na lahat tayo eh ligtas pa rin araw-araw. Lahat tayo eh nagtutumibay pa rin, nagtitiwala sa Kanya. Sampu ng ating mga mahal sa buhay. Samot dalangin ko po na lahat po nawa ng nakakakita ng mga content ko eh pagpalain po nawa tayong lahat ng ating Creator. Maging prepared po nawa ang bawat isa sa atin na kapag nadatnan tayo ng climax ng tribulation eh nakapag-prepared tayo kahit papaano. Kasi wala naman po talagang 100% eh 100% eh prepared na prepared. Pero at least po, sa panahong pinapahiram sa atin ng ating Creator, eh nagsusumikap po tayo na talagang makatupad tayo na ang trajectory ng buhay nating tinatahak, eh papunta talaga sa Kanya, sa Kanilang Mag-ama. Kasi guys, ito po, packs na packs po to. Nakakatakot daw po talagang mahulog sa kamay ng makapangyarihang Diyos. Packs po yan guys, hindi po yan mapapasubalian. Letra for letra po nakasulat po yan sa love letter na ating Creator. Alam ko naman po, marami na talaga ngayong aware. Eh, dagdagan pa po natin ang awareness natin, guys. Huwag po tayong magpapasilo dun sa materialism at sa deception na pinalalaganap ng masama. Para marami siyang maakay, marami siyang mailigaw. Para hindi na tayo magpaka-focus dun sa talagang tutupad tayo sa motivation ng ating dakilang Panginoon, ng ating Creator at ng Kanyang bigatin Son. So guys, ito nga po, part 4 na po ito guys, part 4 na ng season 22, What is Written Truly Happened. Medyo malayo-layo na po ang mga season na nagawa kong content, kaya thank you so much po talaga sa inyo din po, sa lahat ng nagtatapos ng content ko, sa lahat ng nagpo-profile. Maraming salamat po. Sana po talaga isamot dalangin ko eh, kahit katiting lang po, kahit kalahati lang ng 1%, nakakapaghatid po ako sa inyo ng maliit na life lesson and motivation na magbubus pa po, na magpapatibay pa po ng pananampalataya natin at pagmamahal natin sa ating Creator. Amen. To God be the glory po talaga. So, yung number 1 to 4 po na mention ko na dun sa mga sinundang part. So, ito po yung number 5 na facts about dun sa tormented place na hell nga po. Sins po, mga kasalanan. In hell, people pay for their sins. People are the price of their own transgressions. So, packs po yan, guys. Tama po to. Kasi sabi nga po sa banal na love letter, sa Holy Scripture, talagang yung transgression po ng isang human being, yun po yung magdadala sa kanya sa hindi magandang lugar pagdating po ng Judgment Day. So, sana nga po eh, kung sino mang makakakita ng content ko, ihipuin po siya ng Word of God, ng salita ng ating Panginoon na magbalik loob na siya kung sino ka man na makakakita ng content ko. Kahit sino sa atin, lahat po tayo nagkakasala araw-araw. Pero sana po eh, paramdam natin sa ating Panginoon na nakaanda tayong magbalik loob, araw-araw sinisikap nating magpakabuti, gumawa ng maliit na kabutihan sa abot ng ating kakayahan. Kasi lahat po talaga nang nandito sa mundong ito, borrowed. Lalong-lalo na po yung time na pinangahawakan pa natin itong buhay natin na to. So, pakaingat po tayo guys. Nakakalungkot po kasi talaga pong any moment po talaga guys, sa dami na po ng mga kakaibang balitang nasasagap natin. Hindi naman din po talaga maikakaila, kagaya po nung nangyayari ngayon, yung huling balita pong napanood ko sa about Russia eh, yung Russia po mismo, mayroon po silang civil war. Marami na rin pong mga sundalo, mga retired na sundalo na hindi na rin po nila gusto yung nangyayari sa bansa nila. Kaya kumakalaban din po sila dun sa pinuno ng bansa nila eh, hindi po natin alam kung anong kahantungan yan. Kahit papaano po, update din po tayo sa mga
world news ng mundong ginagalawa natin kasi hindi na po talaga ganun kaganda. Sabi nga po nung isang matuwid na mangangaral, hindi na po kaaya-aya ang talagang manatili sa mundong ito. Hindi po kagaya nung mga nakaraang siglo pa na maganda pa talaga, payapa pa, medyo malinis pa. Ay ngayon po talagang sobrang dami na pong toxic talaga. Kasi nga po marami po talagang inililigaw yung masama eh. Marami po talagang mga tao din ngayon na ipinapahamak yung kapwa-tao nila. So, sigad na po ang bahala sa ating lahat, guys. Ako po minsan talaga, pag nanonood din po ako ng news, na nalulungkot po ako para din pong dinudurog yung kaibuturan ng pagkatao ko sa mga nababalitaan ko. Kahit sa bansa naman po, dito nga din po sa bansa natin, marami din pong balitang karumal-dumal minsan eh. Minsan nga po sa mismong loob pa ng pamilya, eh, mga magkakamag-anak pa po ang nagpapatayan eh. So, talagang ang Panginoon po eh, kumbaga sana, timping-timpi po ang ating Creator sa nangyayari sa mundong ito. Kaya talagang naglaan na po talaga siya ng isang araw na lilinisin na po talaga niya. Hinihintay na lang po natin yung huling sinalita ng ating Panginoon. Kasi sabi nga po, ang mga bagay-bagay sa mundong ito'y lilipas, magwawakas, pero ang salita po ng Panginoon, mangyayari, kahit anong mangyayari, kasi sinalita niya po. Talagang pagdating po talaga nung climax ng tribulation, agad-agad po talaga, yung isa pa pong kaabang-abang, yung 1,000 years na maghahari ang bigatin sa ng ating Lord Jesus. So yan po, isa din po yan sa inaabangan ng humanity, kasi may dadatnan pa po talagang tao ang ating Panginoon. So, hindi po natin alam kung kasama pa tayo dun sa 1,000 years na yun. Eh. Hari nawa nga po, mapasama tayong lahat na nagtitiwala sa kanya. Kasi justice na po talagang iiral nun. Eh. Marami po talagang hindi nakakaranas ng totoong justice. Eh. Paiirali na po ng ating Panginoon ng justice pagdating ng 1,000 years na yun. Eh, mabilis lang po yung 1,000 years. Sabi nga po, ang isang araw, ang isang libong taon ay parang isang araw lang sa ating Creator. So, wala pong makakapagsabi, guys. Talagang yan po, letra por letra. Malalim po ang ibig sabihin yan. So, abangan po talaga natin yan, guys. Pati po yung climax ng tribulation. Dapat po magkumapit tayo para hindi na po natin maranasan pa o makita pa. Sana po lahat tayo iaangat pagdating nung time ngayon. Kasi iaangat po yung mga chosen eh. Sana po lahat tayo mapasama dun sa chosen. Yun po yung lagi ko ding hinihiling sa ating Panginoon, pati ang buong pamilya po natin. So, yung pang-anim po, guys, regrets. Yung paghihinagpis po natin, yung pagsisisi. Yung regrets po is, people will regret not having lived with God. So, yan po yung talagang mangyayari. They will regret for eternity having lived in such a way. So, talagang, meron po kasi talaga tayong freedom eh. Pang-anim na po yan, guys. Pang-anim na po yung packs ng talagang nandun sa tormented place, yung pong regrets. Pagka po tayo talagang hindi tayo nagpakakumahog, nag-aligaga, na talagang lakaran natin yung trajectory ng motivation ng ating Creator eh. Talagang napakalungkot pong makaramdam ng regrets. Yung nga pong isang content na ginawa ko yung tungkol po sa A Letter to a Friend. Eh, kung yan po'y makakalkal ninyo, nandyan po yan sa mga content ko. Lungkot po yung lalaking yun kasi regrets na regrets po siya. Full of regrets po siya nung nakarating siya dun sa tormented place na yun. Sising-sisi po siya. Eh, wala na pong kwenta yung pagsisisi natin pag napunta na tayo dun sa tormented place. Sundan nyo pa po, guys. Patapos na po to. Tatapusin ko na lang po, isa na lang pong pinaka-importanting facts. Thank you po sa lahat ng dadaanan ng content ko na to at magtatapos. To God be the glory po. God bless us all po. Ingatan po natin yung faith natin. Ingat po tayo. Sundan nyo pa po, guys. Maraming salamat po ulit. God bless us all po.